sa katungkulan bilang SA Gagawad. Ng inyong barangay. Ng barangay Patuman. Pasig City. Pasig City. At ang team na nanunumbang tutuparin ko. Nang buhusay at katapatan. Na aking itataguyod at ipagtatanggol. Ang saligang batas ng Pilipinas. Ang saligang batas ng Pilipinas. Na tunay na mananalig at tatalima ako rin. At kusa akong babalikatin. Ang pananagutang ito. Ang pananagutang ito. Nang walang anumang pasubali. O hangarin mong iwas. Kasi anawa ko ng Diyos. At susundin ko ang mga batas. Mga kautosang regal. At mga dekretong pinahihirat. Ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan. Ng Republika ng Pilipinas. At kusa akong babalikatin ang pananagutang ito. Nang walang anumang pasubali. O hangaring umiwas. Kasi anawa ko ng Diyos. Matapos sumailalim ang unang batch ng bagong halal na sangguniang kabataan officials mula sa 15 barangay sa Pasig, sa napakahalagang mandatory training ay nanumpa na ang mga ito nitong Huwebes. Sa naging training, pinag-aralan ang mga mandato, batas, at kung paano magiging epektibong leader kabataan para sa kanilang mga barangay at sa maayos na pagugobyerno. Pinangasiwaan ni Mayor Vico Soto kasama si Congressman Roman Romulo ang oath-taking ng mga bagong SK chairperson at kagawad. Ang seremonya ay dinaluhan ng presensya ni Konsehala Cory Raymundo, Local Youth Development Office at DILG o Department of Interior and Local Government ng Pasig. Binati nila Soto, Romulo at Raymundo ang mga bagong halal na opisyal at nagbigay ng kani-kanilang mga mensahe. Nabatid na nasa 204 na po ang manunumpang SK officials sa kabuuan. I'm looking forward to working with you in the next 2 years. Maiksi lang ang term natin sa barangay. Magsisimula ng baka sa November 20. Magsisimula. Mag-vitamin. Udang ka pa sa akin. At magtatapos ng 2025. Maiksing panahon lang yan. Kaya ang importante, let's get to work. Ika nga, simulan na natin kaagad. Magtrabaho na tayo. 2 years. Dapat ang target ninyo, kung sino man ang papalit sa inyo after 2 years, dapat tinasan nyo na yung standard. Dapat yung expectation ng mga kabataan sa mga barangay ninyo itumas dahil sa nagawa ninyo kahit maiksilam yung termino ninyo. Diyan naman nagsisimula talaga, di ba, sa kakayahan natin. Yung nga yung sinasabing credential, sama mo na yun, track record. Itong ginagawa natin ngayon, dagdag to sa kaalaman, kakayahan ninyo. At sinasabi ko, yung mga bumisita sa akin bago nung eleksyon at yung mga nakatrabaho ko na dati, ang lagi nyo maririnig galing sa akin ay hindi sapat na meron kang potensyal at kailangan paghandaan. Diba? Kumbaga, hindi pwedeng tatalon ka na lang sa gitna ng dagat. Kailangan natuto ka muna, nag-aral ka muna, at nag-practice ka muna kung paano lumangoy. Kung hindi ka ganun gagaling lumangoy, dapat meron kang device, dapat meron kang equipment, dapat meron kang salvavida, meron kang bangka, o ano man yan. Ibig sabihin, hindi ka tatalon lang na walang plano. Hindi ka tatalon lang na wala kang kakayahan. At may oras pa naman, alam ko naman, again, yung kakayahan niya nandiyan na yun eh. Nakikita namin mataas na mataas ang potential ninyo. Tapos, samahan na natin ng paghahanda. Aralin ninyo ng maigi mula sa SK Reform Act. Alam ko, nasimulan nyo na. SK Reform Act, lahat ng memorandum circular ng DILG, lahat ng utos natin, ng ating ni Mang Vita, susundin natin, pag-aaralan natin. Dapat kabisado natin yung budget deliberation process hanggang sa implementation ng project, hanggang sa monitoring evaluation. Dapat kabisado natin yan. Hindi siya ganun kadali. Mahirap siya gawin, pero napaka-important. Kami, magbabantay kami. Sama si ang DILG natin. Napakahusay din ang mga DILG. We're here to guide you. We're here to help you. Pero syempre, pag may nakita kaming hindi maganda, ako, mag-aabang lang ako. Maghahanap lang ako ng sasampulan. Ayan naman ang totoo. Maging honest at transparent din ako sa inyo.
naniniwala ako na kayo yung tamang mga leader para gawin ito. Kayo yung mga tamang leader para ipakita sa lahat ng Pasigueño, ipakita sa mga Pilipino na ang SK hindi yan, di ba? Sana na hindi kayo natutuwa pag naririnig ninyo. Di ba, minsan sinasabi nila, argument na dapat i-abolish na ang SK kasi breeding ground lang yan ng mga trapo. Breeding ground lang yan ng korupsyon. Habang bata, tinuturuan na ng matatanda paano maging mura, paano magnakaw, paano magluto ng bidding. Yung mga advance-advance sa supplier na nababawin sa utang yung mga... Lagi, every year, perennial po yan, lagi natin naririnig yun. Pero sana kayo mga bagong leader natin, bagong kabataan leader, sana kayo yung magpapatunay na nagkakamali yung mga taong nagsasabi. Patunayan ninyo na ang SK ay pwede maging avenue to show what kind of young leaders we have in this country. Young leaders na mahusay, na masipag, at tapat ng integridad. Sana kayo yun. Matas na maayos ang expectations namin sa inyo. Hindi naman sa maghihigpit kami, we believe in your autonomy, kaya nga may SK Reform Act. Dapat hayaan namin kayo mag-excel. Kung sino mag-shine, bigyan ng lahat ng chances. Again, nakaalalay ng suporta kami. Pero bibigyan namin kayo ng laya, bibigyan namin kayo ng autonomiya, ng independence. Pero, dito lang din kami. Well, syempre, una, congratulations sa kanila. Base dun sa credentials, hindi ko pa kilala lahat ng personal, ano? Iba, ngayon ko lang din na-meet. Pero base sa credentials nila, sa background nila, very promising ang batch ng SK na ito. Siguro narinig niyo naman yung mensahe ko kanina kaya hindi ko na ulitin, ano? But we'll be there to support them and we want them to succeed. Tingin ko yung mga bagong panalo ngayon, mataas yung kakayahan eh. Kasi nakita rin namin yung mga resume nila, hindi literal na resume, no? Pero yung bako, anong napag-aralan, ano yung work experience. Sa totoo, mataas eh. So ngayon, kailangan dagdagan na lang ng kaalaman pa tungkol sa pag-gobyerno, sa administrasyon, at sa SK mismo. Ano? At kung ganun yung gagawin nila, talagang pag-aandaan, pag-aaralan nila, at magsisipag sila, sigurado marami silang ma-accomplish bilang SK officials. Sa mga SK officials, again, congratulations sa inyo. God bless sa inyong bagong term. Batch na ito, ang isa sa pinakamagaling na batch ng SK. Ngayon, ang ganda po eh. Pero ito na po, malapit na kayo sa realidad. Baka mamaya, although may batas naman po na bago na kung saan medyo independente na po kayo sa inyong kapitan, alam natin ang totoo. Hindi pa rin po ganun kadali para sa inyo. Pero sana po, huwag po mawala sa inyo yung rason bakit kayong tumakbo. Alam po natin ang totoo na at one point in time, kayo na po dapat ang nandito. Kayo rin po ang kakalakad ng ating syudad, baka ating bansa. Pero ganitong kaaga pa lang, huwag sana mawala yung innocence po ninyo sa pagdating po dun sa mga nangyayaring realidad minsan. Kung kailangan po na talagang pinapahirapan po kayo sa building ninyo o sa mga proyekto po ninyo, kung ako po kayo, kakatok na po ako sa City Hall. Hindi naman po nakakahiya yun kung para sa kabataan din po yung gagawin niyang tulong. Ang importante po yung kahit paano po yung dreams po ninyo, yung innocence po ninyo, ma-retain po ninyo yan. Kasi sa totoo po, yan na lang po talaga dadalhin niyo eh, throughout life. Sa totoo, habang bata po kayo, you must be a dreamer eh. You must continue to have goals that are lofty and idealism must be there. Then along the way po, unti-unti, may magta-try na mag-chip away niyan. Wala na kayong ginagawa masama. Pero yung iba na gumagawa ng masama, kayo pa ang sisiraan nila. Para lang, gusto kasi nila, pare-pareho. Alam niyo po, ganyan talaga po ang corrupt eh. Ang gusto nila, pare-pareho tayong boat. Nandun tayo, para pagka nalunod sila, nag-sink yung ship nila, kasama rin po kayo. Kahit na nakita po nila na maayos kayo, matino kayo, marami pa rin matinong Pilipino at marami po lalo na sa kabataan natin matitino. Kaya sana po, nasabi sa akin talaga po na
this is our best batch based on credentials. Sana po panindigan niyo po 'yun. Huwag po kayo matakot sa mga hindi niyo magagawa muna. Sa kanila dyan, ang city po tutulong, kayo po sa kongreso tutulong sa inyo. Huwag po kayong matakot na hindi naman po kayo mapapahiya. Mas mapapahiya kayo kung later on po ay yung issue sa inyo ay meron kayong napirmahan na mali, ng gawang mali, pumayag na mali. Marunong ang Pasigueño, marunong ang Pilipino. Alam po nila kung sino talaga nagtatrabaho, sino ang maayos, sino ang nagsasabi ng totoo. Sa ngayon po, nasa inyo po ang bola. Lahat po, lamang po kayo talaga sa lahat. Kaya sana po, inaasahan ko po na next year, pag nakikita tayo sa mga ganitong seminar rin, ay kahit paano pinag-uusapan na natin po ay mga accomplishment nyo na base po sa tama. Kung hindi kayo maka-accomplish ng pinangako ninyo dahil pinahirapan kayo ng ibang politiko, ay hindi nakakahiya po yun. Mas maganda pa nga, mas pride pa po sa inyo na masabi ninyo, hindi ako umayag sa gustong pagawa sa akin ng ibang tao. Pero sana po, dire-diretso, sana po, you prove everyone, especially in the table, na sinasabi po nila na yung credentials po ninyo ay napakaganda. Sana you prove everybody correct. And sana po talagang pagmana po ninyo ng ating lungsod, ng ating bansa, ay talagang lahat po kami papanupak lang po sa dahil na ginagawa ninyo. Ako excited na excited dahil parang ang gagaling magandang crop itong ating bagong SK kabataan. Ano? Mga anak, hayaan nyo na tawagin kayong mga anak, mga SK chairpersons, SK kagawad. Pagbutihin ninyo, pakita ninyo na kaya-kaya nyo itaas ang antas ng lahat ng bagay, karunungan, kasiyahan, at kabuhayan ng inyong mga nasasakupan. So good luck sa inyong lahat. Okay naman, so far, kompleto naman po yung mga SK natin, SK Kagawad and SK Chairpersons. Mga maaga naman po sila dumating and on time naman sila at nakapag-start din kami on time. Overall, ang first batch is 120, so ngayon yun, tapos bukas, 120 din, so meron tayong 240 participants, isang SK Chairpersons at pitong SK Kagawad. Meron pa kasi silang mga kailangang kumpletuhin ng mga documentary requirements na sinet ng ating DILG. So once na nakumpleto nila yon, so dahil nakapag-oath na sila, pwedeng-pwede na silang mag-assume ng kanilang position. Mensahe ko sa inyo, mga newly elected SK officials, kahit maigsi lang inyong termino, alam ko malaki ang expectation sa inyo ng mga kapwa nyo kabataan. Galingan lang natin, galingan nyo lang, at gusto namin dito sa ating local government ay maramdaman kayo na mga kapwa nyo kabataan sa inyong barangay. Nandito lang kami mula sa Local Youth Development Office, sa Office of the City Mayor at sa DILG Pasig para gumabay po sa inyo. So yun lang at thank you and congratulations po sa inyong lahat. Ipinahayag ng mga bagong kabataang leader na handa na silang magserbisyo sa kanilang mga kapwa kabataan. Ang mga naging training po namin ngayong araw, no, ay kinapalooban ng tatlong module po at ng limang sesyon. Kung saan ito po ay mga kaalaman po na dapat naming malaman, no, pagdating po sa pamumuno namin sa aming barangay. Bilang SK chairperson po ng Barangay Pinagbuhatan, nandito na po kami upang handang-handa ng maglingkod at magbigay ng mga karapat-dapat na serbisyo. At maraming salamat po, no, sa ating local government unit, pati na rin po sa ating Mayor Vico Soto, pati na rin po ang ating Lido, headed by Ms. Colleen Gail de Guzman. And syempre, para po sa ating mga resource speaker na nagbigay ng kanilang kaalaman, especially one of the women that I look up to, si ating former SK Chair ng May Bunga, si Ate Patty Torres. Actually, isa po sa mga natutunan namin during the training, the right processes po when it comes to budgeting and plannings. Ito po ay isa sa pinaka-importanteng proseso po para po makapagpamuno po tayo sa ating barangay. At syempre, dahil nga po, no, china-champion natin ay, at tayo rin po ay advocate ng transparency and good governance sa Barangay Pinagbuhatan, talaga naman pong nakinig ang aming buong konseho dahil ready na po kaming magbigay po ng mga impormasyon po at syempre mamuno
puno po ng malinis at walang bahid ng korupsyon po sa barangay Pinagbuhatan. Nakakaiyak, no, kasi full circle moment sa aking council na kasangga ko sa mga araw na sobrang hirap magpakilala, kumausap puso sa puso, mangumbinse at magpaliwanag, no, ng ating mga hangarin sa aking mga kapwa Pinagbuhatenyo. And nandito na kami ngayon, buong puso naming inaalay ang aming mga sarili sa hamon ng paglilingkod. Masayang-masaya dahil nakikita ko yung mga kabataan na sila talaga yung magiging future at liwanag ng barangay. Hindi lang ng barangay Pinagbuhatan, pero lahat po ng 15 na nag-participate po ngayon para po sa training na ito. At syempre, maraming salamat sa mga sumuporta po sa amin. Nakita nyo po ang aming journey dahil from the very start, we're very transparent din naman po sa aming mga nangyari during the campaign. And we're really excited for us to be, governing upon you guys. And excited na ako sa ating unang Katipunan ng Kabataan on November 27, kaya kita-kits po tayo dyan. Sa aking mga SK Kagawad, alam kong matagal na natin itong pinagplanuhan. Actually, meron na po kaming plano for the first 90 days at talagang hinihintay na lang po namin ang transition from the outgoing SK officials to the new administration. We're just waiting for the go signal and we're ready to go. We're ready to shine on our own committee dahil alam nyo naman po, from the very start, meron po kaming mga sariling committee. Excited na po ako makita kayo, mga kapwa ko kabataang Pinagbuhatenyo, kaya tayo na kabataan, ibangon natin ang Pinagbuhatan. Maraming salamat po. Nako, napakarami po, kahit po mula umaga hanggang hapon lang ang training na naganap. Marami po tayong nakuhang mga aral, kaalaman sa tatlong module at limang session na ating pinagdaanan. At isa na nga po dito, yung mga karakteristik o yung mga kailangang taglayin ng ating mga leader kabataan, ng ating SK. At isa na nga po dito ang integridad. Kailangan po na sa pamumuno, laging-lagi po ang iniisip natin ay kung ano ba ang nakakabuti sa ating sinasakupan at hindi sarili nating interes. Walang bahid ng korupsyon at walang bahid ng pansariling interes. Tinitingala namin si Mayor Vico pagdating sa governance. Isa po siya sa mga aming tinitingala dahil alam po namin na pinamunuan niya ang Pasig sa mga nakaraang taon ng malinis at walang bahid ng korupsyon. Pinakilala niya rin po ang transparency sa ating lungsod. Kaya naman po, isa po siya sa aming magiging pattern sa aming pamumuno. Sisiguraduhin po namin na sa bawat proyekto, sa bawat meeting, iisipin po namin na ang gusto naming mangyari ay kung ano ba ang ginawa niya sa ating lungsod Pasig. Ating pong mapamunuan ang barangay Pinagbuhatan at mapatunayan sa ating kabataan na ang SK ay makakatulong talaga sa kabataan. Sa haba po ng aming pinagdaanan noong kampanya pa lamang, nakita namin saksi kami sa hirap ng bawat isa at kung ano ba ang mga sinakripisyo namin. Siyempre sa aming pong butihing chairman, sa wakas matatawag na po namin chairman officially, maraming salamat sa paggabay sa amin bilang aming pinuno at pagtuturo sa amin kung paano nga ba maging isang huwarang leader. Lahat po kami nakatayo dito dahil sa iyong tulong at pinapangako po namin na sa bawat landas po na ating haharapin, sa bawat proyekto, magiging kaagapay mo po kami para masigurado na magagabayan natin at mapagseserbisyohan natin ang bawat isang kabataan ng Pinagbuhatan. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.